kumusta po kayo? Ito pong video today ay Tagalog. At ito po ang kauna-unahang reaction video ko po sa lahat ng mga videos. Ito po ay iba. At ito po ay Tagalog. Ito po ay tungkol sa Raffy Tulfo in Action na tungkol sa pambababae ni Mister na sinampula ni Mrs. Ang istorya po ay tatlo pong bahagi na videos. Ang istorya po ay ang magpapamilya, apparently, inaakusahan si Mr. na nambababae ni Mrs. May dalawa po silang anak, isang 3 years old at isa pong 9 months old. Itong mag-asawa pong ito ay hindi po nagkakasundo, nagsasagutan, nagsasakitan, at may pang-aabuso. Pag nanood po kayo, it seems like yung lalaki lang ang dapat nating sisihin. Pero kasi po sa isang relasyon, para pong sayaw yan. Magkabilaan po, meron pong kinocontribute dun sa sayaw nilang dalawa, whether may magandang kalalabasan o hindi magandang kalalabasan. And sa case po na ito, wala pong magandang kinalabasan. Umabot pa po sa ipapakulong na ni Mrs. kasi po, yun nga, nambababae daw po si Mr. at may mga ebidensya po na pinakita ng mga litrato na iba-ibang babaeng kasama ni Mr. na in-upload pa niya sa kanyang mga social media accounts. So, ang sa akin lang, since nandyan na nga yan, nangyari na yan, sana, huwag na lang ipakita sa mga bata yung ganong pang-aabuso. Ito po eh, since nangyari na yon, nakita naman natin, narinig natin, na nakikita ng mga bata yung mga pang-aabuso. Kasi po, hindi po maganda yon. Hindi sa maganda sa mga nagde-develop na utak ng bata. Yun po ay trauma. Maaring hindi po siya lumabas kaagad sa bata and later on in life. Kaya po yan parang nauulit siyang pang-aabuso sa pamilya. Yung para pong cycle na nakita nyo naman, hiwalay din yung nanay and tapos nangyayari din ito sa dun po sa nanay po nung Mrs. na nag-aakusa po dun sa Mr. Para pong cycle yan. Kaya sana yung dalawang mag-asawa, si Jane at si Rizan, sana magpa-counseling sila, mag-usap sila ng maayos. Naiintindihan ko naman kung bakit si Jane umabot na nga sa puntong ito dahil sa pinagdadaanan niya. Napakahirap ng pinagdadaanan niya. I can't even imagine. May isa akong anak pero siya dalawa, isang 3 taon at isang 9 na buwan. At palaging wala yung asawa niya. Kahit na paminsan-minsan tumutulong yung pamilya ng asawa niya, hindi pa rin magandang sitwasyon yon. At lalo na, may nakikita pa siyang pambababae, na apparently pambababae ng kanyang asawa. Tapos wala pang financial na suporta, wala pa rin emotional na suporta sa kanya habang siya ay nagdadalang tao at nanganganak. Napakasakit po nun. So, kung ano man yung nagawa niya, whether tama yun o hindi, naiintindihan ko. At sana, huwag din natin siyang husgahan. Bagkus, dapat po yung mga sitwasyong ganyan, matuto na lang tayo. Huwag na nating dagdagan pa yung sitwasyon nila na ilugmok natin lalo sila. Kasi, nalulugmok sila sa ngayon eh. Dapat nang sa kanila, isa't isa sa kanila, bumangon. At saka yung mga sinasabi ni Jane doon na binigay ko sa iyo ang lahat, ikaw na nga ang buhay ko. Mali po yun eh. Dapat po, kahit po tayo nag-asawa na,
Yan po ang isa sa mga natutunan ko rin sa buhay. Lahat naman po itong mga sinasabi ko, natutunan ko to sa, hindi po ako expert. Ito lang po yung base sa aking experience. So, dapat po, pagka nasa isang relasyon, dapat may kanya-kanya kayong buhay. Meaning, hindi naman yung kanya-kanyang lakad, pero sana meron kayong sari-sariling interest para sa ganon, hindi ka sobra-sobrang nagdedepende sa isa't isa. Kasi parang, ano na yun eh, yung codependency na tinatawag nila. So, dapat siguro merong hobby yung pagkakaabalahan mo besides dun sa pamilya mo. Sometimes kung masyado kang busy, dapat meron ka ring outlet na tinatawag kung gusto mong mag-exercise o kahit man lang 30 minutes na yoga or just paglalakad lang, ganyan. Dapat merong ganun para hindi sobra-sobra dun na lang sa lalaki or dun na lang sa babae. And then pag may nangyari, it's almost like gusto mo nang patayin ang isa't isa, di ba? So, ang sa akin lang, pagpatuloy mo, Jane, yung pinaglalaban mo, and sana si Rizan, matauhan din siya na tangkapin niya kung ano man yung mga nagawa niya dun sa asawa niya. At si Jane, sana patuloy niyang ibangon yung sarili niya, patuloy niya ring eksaminin kung saan din siya nagkamali para maging magandang halimbawa siya dun sa mga anak niya. At kung kayo po ay nasa hindi magandang relasyon, nagsasakitan minsan, once na nagsakitan na, hindi na maganda. Whether isang beses lang yan nangyari, dalawang beses, hindi na yan maganda. At dapat dyan, may gawin na ang isa't isa. Kasi magpapatuloy lang yan, tapos lalala, tapos makikita ng mga bata, tapos mauulit na naman yung ganong trauma. So, yun lang ang masasabi ko na, at doon naman sa mga pamilya, kasi hindi nyo nararamdaman yung doon sa dalawang sisters na masyadong strong yung kanilang conviction doon sa pagpapataw nila ng kasalanan doon sa babae. Wala yun sa lugar. Kasi hindi naman sila yung nasa relasyon eh. So, sino sila para sabihin na, oh, hindi ganyan, hindi ganito, na ikaw ganyan ka. Nag-asal squatter ka just because yun na yung last resort ng tao eh. Kumbaga, ano na siya, yung desperada na. Kasi sobra-sobra na yung dinaranas niya. Kung ikaw ba may anak, dalawa yung anak mo, and feeling mo yung supposedly partner mo, hindi ka tinutulungan, ganun din ang mararamdaman mo. Buti nga hindi siya tumalon sa malaking building. So, pinaglalaban niya lang kung ano yung nakikita niyang nararapat niyang gawin. At kudos sa kanya dahil ginusto niyang lumabas sa ganyang relasyon. Kasi marami, tinitiis, tapos lumalala nang lumalala hanggat sa may hindi na magandang resulta. At doon naman sa akusasyon na sinabi, oh, may lalaki siya, tignan nyo nga ito. Sinabi niya dito, since hindi ako nakakakita ng ano sa'yo. Although hindi maganda yung sinabi niyang yon, pero it doesn't prove na meron siyang lalaki. Nagtitreaten siya, yes, hindi siya maganda kasi nga hindi nga maganda yung nararamdaman niya. Pero it doesn't show na meron, kasi nagtatrabaho na nga siya, nag-aalaga pa siya ng dalawang anak niya. So saan pa siya magkakaroon ng time na gawin yun? And tapos doon naman sa pinakita nila, ipapalaglag niya or ipapaampon niya yung pangalawang anak. Siguro nasabi niya yun kasi dito sa Amerika kasi, ang paglalaglag ng bata, karapatan ng ina. And
Diyan kasi sa Pilipinas, hindi. And, napakahirap ng ganyan. Although widely done, hindi siya accepted in the open, pero napakaraming gumagawa. And nasabi lang niya yun dahil nga sa mga pinagdadaanan niya, lugmok na yung tao. So, instead sana na ganunin pa siya, dapat tingnan din nila kung saan nanggagaling yung mga emosyon na inilalabas ni Jane. So, yun lang ang masasabi ko na pagpatuloy mo yan, laban lang. Tuwing madadapa ka, tumayo ka lang. Huwag kang mag-stop na i-develop yung sarili mo para mapagtagumpayan mo ang pagiging ina at pagiging tao mo. Yan lang po. Salamat po.